Magandang gabi. Ang karanasang maririnig natin ngayon ay nagmula sa isa nating tagapakinig sa ating podcast sa Spotify na magbibigay na naman sa atin ng matinding kilabot. Kaya't ano pa bang hinihintay natin? Handa ka na bang matakot? Magandang gabi. New listener niyo ako from Dasmariñas, Cavite. Ngayon ko lang din kayo nakilala habang naghahanap ako ng horror podcast na Tagalog sa Spotify. Natuwa ako sa mga kwento doon dahil lahat sila university sa buong Pilipinas at nakakatuwang malaman na maging sila ay may horror stories din. Mga anino sa College of Nursing Building. Umpisahan ko ang kwentong ito sa personal na experience ko. Sa eskwelahan namin, merong dalawang gusali na kinatatakutan talaga, lalo na sa gabi na napuntahan ko na. Ito ay ang CON o College of Nursing at Girls Dormitory na nasa loob ng pamantasang ito. Magubat kasi ang school namin, lalo't located ito sa isa sa mga liblib na syudad dito sa Cavite. Isang hapon, first year college pa lang kami nito. Nagklase kami noon sa College of Nursing, fourth floor. Ang klase namin ay mula alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Wala din kasing ibang available classroom sa building namin. Kaya dito kami napadpad sa CON kahit na journalism at English major kami at ang klase namin nun ay English din. Hindi ako naniniwala sa mga multo o kahit anong supernatural beings. Para kasi sa akin, masamang espiritu lang sila. Pero nung araw na yun, hindi ko man ito nakita ng harapan. Ay nasigurado kong totoo nga ang mga kwento-kwento patungkol sa gusaling ito. Habang nagkaklase kami noon sa College of Nursing Building, may pinapagawa sa aming activity noon yung professor ko. Maayos naman kami habang gumagawa. Tahimik ang paligid dahil paggabi na din noon. Nakikita na din namin na naglalabasan na noon yung ibang klase sa mga classrooms na katabi namin. At dahil nga alas 7 pa ng gabi matatapos ang klase namin, ay halos kami na lang ang huling naiiwan noon sa fourth floor. Maya-maya, nagulat ang buong klase nang mapatili ang isa sa mga classmates kong nakatapat sa pintuan. Tapos na kasi siyang gumawa noon ng activity namin, kaya nagmumuni-muni na lang siya. Ang sabi niya sa amin noon, ay may parang anino daw siyang nakita sa labas ng pintuan ng classroom namin. Pero nung tinignan naman ng professor namin, wala naman siyang nakita. Madilim na din kasi yung mga hallways noon dahil gabi na nga. Kaya hindi din kami sigurado kung totoo nga bang may anino sa labas. Isa pa, sa loob ng classroom nang gagaling ang ilaw. Dahil nga hindi naman ako mapaniwalain sa mga multo-multo na yan. Ako na ang naglakas loob na magbukas ng pinto namin para tumingin sa labas. Abang na abang sila kung may makikita nga ba ako. Ngunit laking pagtataka ng mga kaklasiko nang wala naman akong nakitang tao sa labas o kahit anino. Ipinakita ko din sa kanila na walang kahit ano sa labas ng pintuan. Nagpalingali nga pa ako noon para siguraduhin kung may tao pa bang naiwan sa fourth floor. At nakita ko na may classroom pa na bukas ang ilaw sa tabi namin. Hindi ko na nga lang marinig kung may nagkaklase pa pero bukas ang ilaw. Kaya inisip ko na baka meron pang nagkaklaseng kasabay namin.
nang makapasok na ako sa classroom at makaupo. Sinabi ko yung nakita ko sa professor ko. Sinabi ko na may nagkaklase pa sa kabilang room. Napanatag naman siya at sinabihan kaming bilisan na lang ang pagtapos sa activity. Nang matapos at makalabas kami, ang tanging pinagtataka ko lang na napansin ko, patay na yung ilaw sa kabilang kwarto. Wala naman kaming narinig na naglakad o nakitang lumabas dito. Pero katakatakang patay na yung ilaw. Maririnig mo din kasi yung tunog nun kasi mag-e-echo yon sa buong hallway kung may maglalakad. Lalo na sa ganoong oras na iilan na lang yung tao sa College of Nursing Building. Matinding pagtataka at kilabot ang naramdaman namin nung gabi na yon. At mula nun, hindi na kami masyadong nagpapagabi sa fourth floor ng College of Nursing Building. Ang mga kababalaghan sa Pink Dorm. Itong susunod na kwento ay patungkol sa Pink Dorm na kilalang kilala sa eskwelahan namin, lalo na kapag kwentong paranormal ang pag-uusapan. Karanasan ito ng isang alumna ng eskwelahan namin at nailathala na din ito sa iba't ibang mga websites at papers. Taong 2013, nag-dorm ako sa loob ng eskwelahan. At all girls dorm lang yon sa isang state university sa Cavite. July 5, ang first day ko sa Pink Dorm. Pagpasok na pagpasok mo pa lang, kakaiba na ang pakiramdam. Malinis naman, pero yung feeling na nasa ospital ka dahil walang katao-tao ang pasilyo. Sa fourth floor, ang huling palapag, nandoon ang kwarto ko. Katakatakang umaga pa yun pero lahat ng estudyante parang may klase. Tinulungan ako maglipat ni mama. Siya din ang unang nakapuna na nakakatakot nga daw sa lugar na yun at tinanong ako kung kaya ko daw bang mag-isa at magtagal doon. Ako naman itong matapang kaya sinabi ko, go lang. Kasi excited din naman ako sa buhay kolehiyala. First encounter, parehas na araw. Pag-alis ni mama, naghanda na ako para sa pagpasok nang biglang may naggagalaw ng doorknob. Nagtaka ako kaya sinilip ko, pero wala namang tao. Tatlong beses na ulit yon, pero nung huli, dead man na lang ako. Nagulat na lang ako nang biglang bumukas yung pinto ng mag-isa. Sa isip-isip ko, ang ganda ng pa-welcome sa akin dito. E di hinayaan ko na lang kasi baka batiin pa ako. Hindi ko pa maituloy yung pagkikilay ko. Pagdating sa classroom, naikwento ko sa mga classmates ko na nakadorm din sa second floor ang nangyari sa akin. Ang sabi lang nila, hala, inuumpisahan ka na. Baliw, diba? E di lalo akong naduwag. Pero okay lang din. Second encounter. Break time namin yun. Mga isang oras ang vacant. Nasa kwarto lang ako noon at nakakaramdam na nasi-CR ako. Bukod yung CR namin sa dulo. Bali kasi, L-shape yung itsura ng Pink Dorm. At bawat dulo, nandoon ang comfort room. Ayun na nga. Pagpasok ko, sumilip muna ako kung may ibang tao ba. Pero wala. Kaya dumiretso na ako sa loob kasi hindi ko na talaga kayang pigilan pa. Habang nasa loob, nagulat ako nang biglang may nagbagsak ng pintuan ng isa sa mga cubicle. Padabog talaga yung pagsara. Pero hindi ko na lang pinansin. Maya-maya pa, narinig ko naman na may naghahawi ng plastic curtain ng shower room. Doon na ako kinabahan at praning nahugas marino na sabay labas ng cubicle.
Doon ko nakita yung mga pintuan ng cubicle na may nakabukas at yung iba naman nakasara. Samantalang nakasara naman lahat yun nung pumasok ako kanina. Wala na akong sinayang na oras at napaalis na kaagad. Third encounter, malalim talaga akong matulog. Pero nung madaling araw na yon, nagising ako agad sa pag-vibrate lang ng telepono ko. Pagtingin ko sa nag-text, best friend pala yon ng sister ko. Tapos Bible verse yung nakita ko na sinend niya sa akin. Nakita ko yung oras. Alas 3:30 na yon ng madaling araw. Di ko naman pinansin kasi inaantok pa talaga ako. Pagbalikwas ko, nagtaka ako kasi dahan-dahang bumubukas yung pinto. Sa labas ay figura ng isang babae. Patay yung ilaw sa loob ng kwarto pero yung sa hallway, bukas naman. Kaya kitang-kita mo kung may tao sa labas. Hindi ko naman talaga siya nakita ng buo pero yung refleksyon niya, alam kong babae siya. Matangkad na medyo wavy yung mahaba niyang buhok. Nakaitim na leggings. Hindi ko alam, basta something na fitted. Hindi ko na lang pinansin kasi baka roommate ko lang yon na nag-CR. Kinabukasan, tinanong ko sila kung sino yung nagbanyo. Sabi ko pa, di man lang ba sila natakot na alas 3 na ng umaga e lumalabas pa sila? Ang sabi naman nila sa akin, wala naman daw lumalabas nun. Tapos naikwento ko na nga yung nakita kong babae. Pero kakaiba talaga yung nangyari nun. Kasi tahimik yung pintuan habang bumubukas. Kasi kapag binubuksan namin yung pinto, may langit-ngit talagang pang-horror. Pero nung gabi na yun, wala akong narinig. Fourth encounter. Ito na ata ang pinakamalala. Alas 10 to ng gabi nung bumaba ako ng first floor. Kasi yung kuya ko, nag-iwan ng pera sa kaibigan niya para ibigay sa akin. Pagkakuha ko, umakyat na din ako agad. Pag-akyat pa lang ng second floor, medyo nag-iba na yung pakiramdam ko. Para akong nangangapal. Kaya naisipan kong tumakbo na. Eh di ba nga L-shape yung pink dorm? Yung pinakadulo ng pasilyo nun, salamin. Yung kita mo sa umaga yung labas at sa gabi naman makikita mo ang sarili mo. Pagdating ko sa kanto ng L-shape na yon, nakatapat ako sa salamin. Nagulat ako nang sa kabilang dako may nakita akong isang batang babae sa likod ko. Para ko lang nilipad ang third floor at fourth floor sa takot ko. Pagdating ko sa kwarto, tinanong nila ako kung bakit daw ako namumutla. Eh sino ba namang hindi mamumutla nun? Paano kung nakipag-marathon sa akin yung paakyat ng hagdan, di ba? Marami pa akong karanasan doon pero may kakaiba lang talaga sa fourth floor. June pa lang naghahanap na ako ng vacant sa dorm na yon pero wala daw. Kaya July na ako nakapasok. Pero may isang kwarto doon na hindi binubuksan at laging patay ang ilaw. Ang sabi ng fourth year nursing student na katabing kwarto ko noon, parang 420 or 421 ata yun. May nagbigti daw doon. Ewan ko kung totoo. P.S. Tuwing gabi, laging may naglilipat at nagpupukpok ng gamit noon. Nung una akala ko katabing room lang namin pero sabi ng kaibigan ni kuya, sa first floor naririnig din daw nila yon. Marami pang iba't ibang horror story sa aming university. Pero siguro ang experience ko at ang kilalang kilala na pink dorm ang pinaka nakakatakot sa lahat. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat kay Stephanie sa pagpapadala ng mga nakakakilabot na kwentong ito. Ay,
ibang klase din talaga ang mga dorms, no? Dati kasi naka-dorm din kami sa school. Yun yung mga panahong hindi talaga ako lumalabas ng dorm basta madilim na. Basta bahala na kung magutom ka. Basta sa loob lang ako hanggang sumikat yung araw. Totoo. Hay, salamat ulit sa mga kwentong ito. Habang nandyan ka na, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell. Isa pa, ay i-share ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.